الإنسان. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Ben. I should have seen that one coming. Radiant Team Ben. Radiant Team Pick. Radiant Team Pick. Team Ban. Juggernaut. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Radiant Team Ban. Dire Team Pick. Fellow Dominant. Radiant Team Pick. Witch Doctor. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Pick. Yo, good afternoon to all of you, everyone. This is Nemo TV, Lupon XXC, game number 2, Signify versus Tigers. Nakita nga natin yung game number 1, natalo po yung Signify na napakabilis lang, one-sided game. Pero ito na,
mukhang babawi dito yung Signify. Yung pixel na dito, napakaganda. Uh-huh. Pero Tiger speaking terribly ni Riven. Nako. Kumbaga, mas maganda na yung draft nitong Signify in terms of early game. Lalo dito sa Night Tower. So, mas mahihirapan si Shadow Shaman and Vengeful Spirit na makipaglaban early on. So, possible na magkaroon tayo ng even early game stage. Pero Terrorblade na Riven, nako po, medyo mahihirapan itong Signify na pahirapan itong si Riven. Dami also, nilang Space Creator. Also with Vengeful Spirit na, diba? Kumbaga, yung amplification ng damage para dito kay Terrorblade kasi may minus armor si Vengeful Spirit, assistance din with the swap. So, malaki yung possibility na mag-own itong si Riven pagdating ng mid-game to late-game. Ang ganda nga din ng pangarap nila dito. Meron silang Stampede. If ever na ito si Night Stalker, may i-go dito sa side ng Tigers. Easy Stampede lang. Pero Night Stalker, isa sa mga underrated na offlane ngayon. Dahil nga, napakaganda ng kanya skill set. Pero, although yung Void, di na naka-cancel ng TP. Yun lang yung downside. Tsaka, similar kasi siya sa mga heroes kagaya ni Tidehunter, ni Enigma. Very dependent din siya sa isang condition. Which is yung kailangan antayin nyo pa yung gabi. So, yung Tigers, pwede na i-capitalize yung ganong tagito, dependency netong si Night Stalker. Ati ng gabi. Kapag umaga, saka sila lalaban. Which is very much problematic para dito kay Night Stalker. Yup. And Terrorblade, kailangan mag-ingat ni Riven. Lalo na pag nasa neutral siya, syempre may Night Stalker na pwedeng mag-hunt dito kay Terrorblade. Pero last pick na Signify, Kanka. Ako po, medyo makunat itong lineup ng Signify. Lalo meron silang dalawang heal din, coming from Witch Doctor and Juggernaut. So, syempre with the ROM din, nung ghost ship nitong si Kunga, mas mahirapang pumatay yung heroes ng Tiger. So, possible na yung hero ni Dendy is a damage dealing hero. Yung malaki yung tag ito. Masyadong mataas yung burst damage. So heroes kagaya ni SF kanina, pero since been nandito ng Signify, mag-aaral ng bagong hero si Dendy. So possible mga Queen of Pain, mga Puck, para makapatay din siya agad-agad. Lalo din against Juggernaut, diba? Delikado mag-Puck and Queen of Pain to si Dendy because may Night Stalker sa kapila. Yan nga. So tingin Invoker, hindi. Medyo nag-fall off sa meta. Yung Invoker. Although ginagamit siya ni Yowie, di ba? Mama. So, sino kaya yung pwedeng pantapat? Pwede siya mag-OD. Actually, OD. OD. For this lineup na Signify, kakayin niyo na sa lane yung Kunkka. E mag-OD dito si Dendy. Also, maganda rin siyang control against Night Stalker, di ba? Tsaka kaya, Juggernaut, di na nila nito. Kahit mag-Blade Fury TP out to, may swap naman tong Tigers. So, easy cancel lang. And ang daming disable ng Tigers. TA daw, sabi ni CY. Pwedeng TA. Ayan, pwede possible nga din. Although may natural counter si Kunkka doon. Uy, TA nga. Mukhang ano ha. Mukhang may snipe ka niya. Mukhang may Nostra kayo, ha, sir. Ayan, yan, TA. Although, may problem siya with Kunkka kasi yung torrent. Hindi siya instant damage eh. Parang unti-unti lang siya. Refract. Nakatanggal siya ng refraction. Oo. So, at least may way si Swifty para tanggalin kagad yung refraction nito si TA. Ayan. Tama nga naman yun. So, tinignan natin kung paano maglilin si Teddy. Dapat although, maganda yung mga torrent. At least, diba, kaya niyang saluhin yung mga Tidebringer coming from Kunkka. Mm-hmm. So, the picks are already completed. Grabe na yung center dito ni Velo, no? May sungay. Ganda, no? So, yun na nga po yung picks natin. More or less, full pack. Full package yung both picks, eh, no? May yaman sila lahat. No? Si Rubik walang item. Oo. Ayan. Ang hirap, ano yun? Ang hirap sabihin kung sino yung makakalamang, sino yung hindi. Pero ikaw ba, tingin mo? Ako, Tigers ako dito, eh. Raven yan, eh. In terms of team fight, tingin ko mas okay yung lineup ng Tigers kasi hindi rin ganun kadaling mag-Omnislash. Lalo't madaming illusion coming from Terrorblade, yung refraction ni Templar Assassin, tapos yung lockdown din coming from Shadow Shaman. So, medyo mahihirapan itong Signify na team fight. Pero syempre, with the Kunkka rin naman, di ba? Pwedeng sila yung mauna sa mga engagements. So, tamang counter-initiations lang from both teams kasi may swap din naman or kagaya dito sa Signify, meron silang Rubik, meron silang Witch Doctor na pwedeng mag-cancel din ng mga lockdowns netong Tigers. Yun na nga. Tingnan natin. Depende rin kasi sa kung sino yung carry na lalamang early on.
Kasi si Terrorblade, once na makuha niya yung momentum niya, pwede sila mag-push na mag-push. Yeah. Whereas si Juggernaut kasi, may times pa na kailangan niya mag-farm. And kung makukuha naman yung advantage niya, kung mag-ano man siya, Battle Fury or Maelstrom, nakadepende naman sa kanya. Pero yung damage out po rin niya kasi hindi mo rin pwedeng i-disregard. Ngayon kasi, yung Juggernaut ngayon, talagang early team fight eh. Going for, Drums of Endurance talaga nirerekta nila. Hindi na sila nagba-Battle Fury, eh, no? Pansin mo din yun, Mau. Dahil din siguro dun sa attack speed din. Sa Omnislash. So, sobrang OP kasi ng attack speed para dito kay Juggernaut. So, yung Drums SNY plus Maelstrom combination. Mm-hmm. So, we'll see. For the side of Tigers nga dito, 1-4-3-7 sa kanyang Vengeful Spirit, Zephyr on the Shadow Shaman, Velo on the Centaur, Riven naman yung Terrorblade, and ito si Dendi sa anyang Templar Assassin. Samantala sa Signify naman, Crowley sa anyang Rubik, Negi sa anyang Witch Doctor, No Chance sa Night Stalker, Swifty sa Kungka, and si Blizzard sa anyang Juggernaut. Juggernaut nga ni Blizzard. So solo lane nga ta yung si Blizzard. Riven. Pero Riven dito, napakatapang ni Riven mga sir. Sabi naman si Riven, no? So, 3-4-1. Hindi rin kasi ganun kalakas si Night Stalker sa early game, lalo wala pa rin wala pa siyang third skill, ayan yung Hunter in the Night. So kahit pa paano hindi pa ganun kalakas yung hero. Yun na nga, so mamaya pa mag-skill yan, no? Mamaya pang pag medyo nakakuha siya ng levels, same time 5 minutes sa ating game dahil nga yun yung first night time. And tingnan natin kung makakuha din siya ng maraming ganks dito, maraming kills kung masusulit niya yung first night time natin sa laro natin na to. Pero Velo nga dito on the Centaur. Medyo mahirap yung kalay niya. Tuli, sobrang hirap ng lane niya dito sa Centaur. So tingin ko magkakat lang siya ng creep way, pero Negi, abulin siya dito. Tama, retaliate stacks lang para maharas dito si Negi. Also block ng creep. Hindi niya ma-block yung camp. Ay, hindi, na-block actually. Na-block. Yeah, mga sir. Yung creeps, no? Dumaan yung creeps. Actually, si Witch Doctor yata yung naka-block. Pero yan. So, Zephyr, 1-4-3-7 on the bottom lane. Trilin po itong Tigers. Gusto nilang bigyan ng maganda start ito si Riven. And nag-pop na nga po ng Metamorphosis itong Terrorblade. And Void, wala ng bash. Also, kung 2v2 engagement lang kasi, mas makapangharas si Rubik dahil dun sa Fade Vault niya. Pero dahil dalawa yung support dito ng Tigers, mas nahihirapan siya. Kasi kapag nag-Fade Vault siya ng Fade Vault, etong si Riven, mahirapan din siya mag-farm early on. Yun na nga. Bababa yung damage. Yun sana yung gustong gawin dito ng Signify. Pero since dalawa yung support, medyo nag-aalangan sila maging aggressive. Tama. Tsaka tingin ko, kailangan din ng Rubik ng magang levels, syempre. Kaya siguro 2. Dalawang heroes lang sila dyan sa baba. While still, Velo, nakakuha pa rin siya ng farm dito. Although, medyo nahihirapan niya siya against dito kay Witch Doctor. Pero still, Swifty on the middle lane. Also, dalawang stout shield dyan sa top lane. Oo. So, yung physical damage na kayang iba to, netong si Witch Doctor, wala pa sa akin. So, possible na around level 3 kapag ka level 2 na yung Blade Fury, saka sila lalaban. Kasi at least, siguro, kung itatry nila, pwedeng level 2 Maledict doon sa pagka-level 3 na itong si Witch Doctor para din may possibility na mapatay nila agad-agad. Pero sa ngayon, most likely, farman pa lang naman. Farman pa nga. Kasi hindi talaga kaya. So mamaya nga, medyo mabilis magle-level yung Centaur dyan. Easy stampede talaga. Mamaya, 14 and 5 will last hit na mid dito na Swifty, while 11 and 4 naman kay Dendi, pero lamang na lamang sa harassment power itong si Dendi sa mid lane. While Velo, tamang trabaho lang, ganyan lang naman gagawin. So dahil hindi niya nga malilinan lane to lane itong two heroes ng Signify, Tomio, just Blizzard, and itong si Witch Doctor, tamang ganyan lang siya. Yun nga. Ulat to. Actually, siguro hanggang mamaya ganyan lang siya. Kasi kahit pumunta dyan ng Rubik, tingin ko mahihirapan pa silang patayin. Pero wait lang, Dendi. Tamang ambahan lang naman dito sa mid lane. Now, Refraction. Actually, yung difference ng dalawang mid laner, si Dendi kasi mag-farm pa rin siya hanggang sa makukuha siya ng Deso or Blink Dagger, di ba? Si Kungka, kailangan niyang gumawa ng space later on para dun sa Juggernaut. Kasi hindi naman lalaban agad-agad yung Juggernaut. So, si Dendi, mas mabilis yung magiging farming niya rito. Kumbaga, magiging two cores yung mayaman on the side of Tigers. Pero wait lang, Velo, napalalim. Tamang farm lang si Velo dito. Alam niya na mamamatay siya, pero actually, hindi pa.
think mabubuhay ba? Fade Bolt. Tingin ko mamamatay nga siya dito. Velo will be the first blood for the side of Signify, pero no chance. On the other hand, siya yung magiging return kill dito ng Tigers. Very even trade. Ang gandang read eh, di ba? From Tigers. Kasi alam nilang wala nang kasama. Itong si Balanar, si Night Store. So, pagkakita kay Rubik, diretso kagad sila kay Night Store. Tinanay kagad nilang patayin yung hero. So, kahit namatay yung center one runner, bawing-bawi naman agad yung Tigers dun sa kabila. Ayun, shoutout sa inyo lahat. Mga nanonood, good afternoon, good afternoon. Mamaya mananalo po dito, makakalaban po ng Detonator on the Grand Finals. And may kasama tayo dito. Si mga ganyan-ganyan. Ayan, si Shola. Uy, shoutout sa'yo. Sino to? Grabe ka naman. Pero 1437. Tama nga, ano lang naman. Pero ayan na nga yung Magic Missile. On to Crowley. And now the Shackles. Sepper. Papatay na dito. Ito si Rubik. So, 2-1 tayo. Tigers. Bounty runes. Ayan na yung first night time natin. No chance. Kailangan niyang gumawa ng way. Kailangan niyang masulit itong night time na to. But Riven on the Terror Blade. Still, lamang na lamang sa lasik dito sa bottom lane. Also, tatlo yung nakuha ng Tigers dun sa Bounty runes. So, medyo napupunta sa kanila yung gold advantage. Oh, Velo! Kalala mo ba ito sa spirit ko? So, Velo, mamamatay dyan sa top lane. Yun na nga yung combo dito ng Juggernaut. Ang ganda kasi na carry ng Juggernaut eh, no? Hindi mo siya maano sa lane. Pero wala lang kung itatry lane niyo yung Juggernaut. Pero sobrang ano niya eh, ganda niya sa laning state. Also, similar siya wait lang, Knight. Pagad ng combo. Patay dito sa Sephir. Kumbaga similar siya kay Lifestealer na meron din siyang early magic immunity. So hindi siya masyadong problema pagdating ng early team fights. Kahit pa paano, meron siyang panglaban against sa mga heroes na may magic damage, which is yung mga heroes talaga na malalakas early on. Pero Dendi, munti ka na dito sa Swifty. Nandito na din Sefer. Si Neji. Tignan natin, Swifty, delikado yata dito. Pero the Tidebringer, and now the Paralyzing Cast. Magbabounce dito sa Catapult, pero pa rin patay dito si Dendi. May double damage sa River. Makukuha ni Kunkka. And now, Sefer. Ayan yung Shackles. Delikado ngayon. Ito si Witch Doctor. Nagati pa sila ng gold. 3-3 tayo, but Dendi, maledict. Sefer, delikado din dito by Crowley. So, uy, nakapag-pop ng stick. Mabubuhay pa nga yata si Sefer dito. Oh, high ground. Uy, may fade ball. Napa-nice na yun. Napa-nice. Bigla dito si Neji. Sabi kasi ni Ma'am, Neji. Ewan ko, Neji yung ano eh. Kumbaga kung sa Tagalog mo siya babasahin. Ewan gusto ko Neji eh, or Neji. Kayo ba mga sir? Alam niyo ba ang pangalan niya? Pero yung nakapag-form naman mga Icy Raven. Nakita natin, nasa taas pa rin siya nung last hits natin. Also, pati si Dendi naman nakakabulo, pero Raven. Pero yun na, yung night time dito, no chance. Wala pa Sunder available si Raven. Pero hindi na yata habulin dito na Signify. While Raven naman, makakatipi na lang doon. So, hindi pa nila napatay. Sayang naman yun. Ayun nga. That's their chance para medyo ma-shutdown dito ng bagyan lang naman dito sa Raven. Pero Blizzard nga, on the Juggernaut. Still, ang ganda ng lane niya dito sa top lane. Ha? Uncontested po. Ito si Blizzard. And going for the Drums of Endurance nga. Hindi na sila nagba-Battle Fury, eh, no? Yung mga Juggernaut. Kasi early team fight talaga yung habol. One difference din kasi walang stats na ipoprovide yung Battle Fury. Kumbaga mayroon ng damage output, di ba? Malakas yung Omni Slash mo. Pero kung titignan sa engagements, malambot yung hero kapag Battle Fury lang. So as much as possible din, syempre, kailangan mong foam round time para sa team. Eh, kumbaga high risk, high reward. Pag nakuha mo na maaga yung Battle Fury, goods. Mabilis naman, di ba? Kaya naman sumabay nito si Juggernaut pagiging sa farming. Pero since, yun nga, early team fight yung meta natin ngayon, as much as possible, gusto ng mga teams na malakas kagad yung heroes nila kahit na early game pa lang. Patingin naman po ng network. Ayan po yung network natin. Juggernaut nangunguna. Yes po. Dahil dun sa dalawang kill niya. Ay, actually, isang beses lang niya napatay siya na, di ba? Pero still, ang ganda ng kanyang lane dito sa top lane. Uncontested talaga. Pag nilapitan kasi yan ni Velo, iikutan lang siya dyan. Pero Stampede,
Pinap dito. Naku, delikado yata yung mid lane. Pero no follow-up. Dendi. Mabubuhay pa rin naman. While La Sefer, magpapa-deny na lang yata. Magpapa-deny nga. Uy. Ah, hindi. Kala ko mapapa-deny sa neutral. Pero Raven naman dito. Di pa siya naglalagay ng ano, ng Sunder. So, kasi pwede rin niyang i-maximize mamaya yung Conjure Image tsaka yung Metamorphosis yun para makapag-push. Or yung slow, kung kailangan nilang pumatay. Hmm. So, kung importante na yung Sunder, saka siya maglalagay dito. Kasi possible. Yung ba, kumbaga, either mamimili kang may reflection ka na or Sunder agad-agad. So, at least meron kang one skill point na hindi mo pa nilalagay ngayon. Yun. Shoutout sa inyo lahat. Kay Takshapo Gaming. Sila si, ayan, huwag nyo naman na chill lang kayo. Oh, chill lang na, ano kayo, lang, nagkamali lang mga sir. Lahat naman tayo nagkakamali. No one is perfect. Nobody's perfect. Ayan. So, Raven. Pero yun, on the bright side para dito sa Signify, yun nga, nangunguna, itong si Juggernaut. So, possible na once na makuha niya yung early drums niya, sumama na siya sa teamfight, itry na nilang kumuha ng pickoffs para din makapag-push na agad sila. Kasi kung titignan yung lineup nila dito, mas mahina sila sa pushing. So as much as possible, mauna sana sila na makakuha ng mga advantage para din hindi sila mahihirapan. Actually, pati sa defense, mahihirapan din sila kasi hindi rin sila ganun kalakas in terms of team fights. Kung baga, kung titingnan natin, although meron silang go ship, pero more on pick-offs sila eh. Yung Rubik tsaka yung Night Stalker, diba? Hindi naman gugustuhin yung Night Stalker na mag-team fight. Masyadong AOE, ganun. Actually, pati naman din yung Tigers, pero mas gusto ko yung team fight nila dahil din dun sa center. No? Oo nga. So Raven, pag nakakuha to ng free farm, pero nanganganib sila dito pag si Blizzard kasi uncontested eh, no? Mas maaga siyang mag-online dito kaysa kay Raven, if ever. And pag nga nag-snowball dito yung Signify, ang hirap din pigilan ng lineup nila dito. So titingnan natin, leading the network chart si Blizzard. Uy, Juggernaut going for regions! Nagbabalak, no? Nagbabalak? Oh! Very very unusual. Possible din ang palitan niya mamaya. Pero kung i-go niya yung Radiance, maganda siyang pang-counter dun sa mga physical damage na tong Tigers dahil din sa miss chance. At the same time, pwede mo kagad yung damage output niyo para dun sa mga illusions. Sulit pa rin naman siya, di ba? Pero mas marami kasing item na mas okay para dun compared dun sa Radiance. Kasi mga Maelstrom, after 2M Jolnir, syempre, Mjolnir. Mas okay siya para sa akin compared dun sa Radiance. Also, Battle Fury, mas okay din siya para sa akin. So, yan. Possible na palitan din niya later. Balak-balak lang, no? Kumbaga, tansya-tansya muna pag may time. 3 and 5 tayo. 10 minutes na sa ating game. Oh. So far, no chance. Maganda pa rin naman yung pinapakita niya dito sa baba as Raven nga. Medyo na papahirapan niya naman ng bagya. While Blizzard, talagang free lane lang siya dun sa top lane. Pero Bounty Runes mo, magkakalaban. No chance, nakakuha niya nga dito yung isang Bounty Rune. And now, Dendi, Delegado, both. Mag-connect pero no chance. Mamamatay pa na. Shackles pa nga ni Sefer dito, yung Balanar. As the Night Stalker will fall, meron siyang buyback pero hindi nalalaban yung Signify dito. Yun yung sinasabi natin sa boat, diba? May boat itong Signify, pero actually, hindi pa nga nalang ginagamit yung Stampede dun eh, kasi cooldown pa siya ngayon. Pero, wala masyado naging damage. Ito nga, go shift. Ito si Kunga, pero wait lang. Pero Dendi, delikado mga sir, pero nahuli yung Rubik ni Crowley dito. Umaga na. And umagang kay ganda na nga. Sabi ni Mao dito, 5 and 5 tayo. While Dendi, hindi pa nga nila naabigyan dun. Going for Desolator, medyo ano na dito. Medyo mabilis na lang. Bakit daw hindi nakapasok yung WG? Natalo po sila kanina. Kapon, actually, kagabi against Boom ID. Ayan. Hindi naman ganun kasama yung performance nila. Maganda rin naman yung performance nila. Nataon lang na mas maganda yung mga naging laning phase ng Boom ID. Pero, grabe naman yung Tigers dito. Blizzard, pumasok na nga. Pero na-lockdown sila sa choke point. 7, mabibigyan. And now the Torrent will also connect on to Velo plus the Omnislash. Patay ito si Centaur na 1437. Nanganganib pa ngayon. The Fade Bolt. Grabe naman yung damage na yun. Maganda rin yung transition ng Juggernaut na pumunta na siya agad dun sa middle lane. Kasi after nung teamfight na yan, pwede ko siya lang kumuha ng tower. So, sulit na sulit yung magiging advantage na meron sila. And now, Dendi, nanganganib din ngayon. Pero may meld. Meron silang vision dyan. Now, Sefer, the Sefer Wards! Nahuli dito yung Kunga, pero
Blizzard still taking down Dendy there. And now Crowley, tamang takbuhan na to for Signify. Torrent will connect Quantum Velo. And makakapag-out dito yung Signify. Ganun lang kabilisan. Nakakakuha sila ng magandang... Actually, ilang kills yun? Apat. With Dendy, no? So, tatlo na sa mid lane plus si Dendy pa dun sa taas. So, also nagamit din yung Serpent Ward sa area na hindi ginugusto ng Tigers. So, yung towers... Uy, nakuha pa na sila. Didinanay, no? Retaliate, oh. Nakuha na ng retaliate. Didinanay. Yowie tayo. Ayan. So, yun. Yung pushing capability ng Tigers dito, medyo madedelay din. Dahil dun sa hindi nga paggamit ng... kumbaga, hindi naging efficient yung paggamit ng Serpent Wars kasi kailangan nilang gamitin dun sa engagement. Mga towers, no? Kumbaga, malapit sa torre. Pero, kumbaga, nararamdaman natin yung kalamangan ng Signify. Pero, kung titingnan natin yung net worth, halos wala pa sa 1K yung kalamangan nila. So, possible na mabulyawan ulit ng Tigers to later on. Lalo na pag nakakuha sila ng magandang teamfight. Shoutout po kay Chris Kyle dyan. Baga boom, baga sabi niya boom. Dito. Babomba talaga mga sir. Pero here goes Tigers on the top lane. Umaga pa din naman. So, ika-capitalize na. Although merong Dark Ascension. Yun. Etong si Nightstalker. Grabe yung Dark Ascension na yun. Tigbalang manananggal talaga. Si Mang Jose yan eh. Oo, ang datingan. Pero the boat, magkoconnect nga po yata dito. Patay si Sefer. Napakabilis lang. And now Signify. First 10 kills, makukuha po nila dito. 1K na nga po yung kalamangan. Si Dendy, wala pa pong Desolator. So wala rin siya TP, cooldown pa. So hindi rin siya makakatulong pa sa top lane. Ito yung maganda dito sa lineup ng pag may Jagger. Na pag talaga nakalamang, pwede na kayong magsama-sama. Nakakatakot yung, yung pressure sa Omnislash. Kumbaga, hindi rin siya yung hero na pang-pushing talaga eh, diba? Pero with the healing ward kasi, nasusustain niya yung mga creeps, yung mga heroes nyo. So kahit atake lang kayo ng atake sa towers, wala masyadong problema. Pero nalaman pa yata. Napaganda ng positioning nila dito. Na-break yung score. Yari boy. Here goes your Dark Ascension, 1437. Pero target nila dito si Velo. Mas malaking isda yung gusto namin. Sabi dito na Signify. Baka yung gusto. Oo, baka yung gusto. As 1437 nga yung susunod na mamamatay. Tigers, crumbling dito sa lineup na Signify. 14 minutes onto our ball game. Pero wala pa naman Tigers. Di pa tapos to for Raven. Siyempre, nagpa-farm pa lang dyan. And also, Dendy, di pa nag-online dito yung Templar. Kumbaga, actually, pwede na silang humanap ng teamfight yung Tigers pagkabukay ng dalawang heroes nila. Kasi may Blink Dagger na din si Dendy. So, mas malaki na yung chance na mapatay nila yung mga supports netong Signify para mas maging controlled yung teamfights para sa side ng Tigers. So, may pause lang tayo saglit, pero nga Signify dito, going for the top lane na po sila, tier 2 top lane potentially. Pwede na lang makuha dito, while yung Tigers dito medyo di pa nila nakukuha yung kanilang... Uy, yung nating next tournament, TNC. Speaking of Signify, diba? Ayan, maglalaro din sila dito sa EGSL Mumbai. Together with TNC, mga sir, syempre. Although yan, walang DPC points, but still, di ba, parang training ground sa din. Also, may kotse. May kotse. Pag ESL, yan, matik yan. Mercedes-Benz. Naman. Diba, napakasarap. Well, Dendy on the bottom lane. Trade-off lang yata ng tower. Pero here goes Blizzard. TP na siya. TP siya dito against Dendy. And tignan natin, lalaban niya si Dendy dito. Napakatapang. Pero, ang katay ng damage with the Psy Blades. And now, Sefer, maabang lang dito sa may high grounds natin. But still, Blizzard, meron din siya kasing Blade Fury dyan. So, yeah. I think, safe na safe siya. Pero, aangat siya. Pero yun lang, walang follow-up. Uy, may Dendy pala. Naka-dagger na pala dito. But enough pa yan. Nakapag-Blade Fury pa nga. And now, the Stampede. Para makapag-bail out yung Tigers. Pero, ang problema nila, here goes no chance. Naabangan dito si Dendy pero walang pang-cancel. Torrent dinabutan pa. Yari si Dendy dito ngayon and kinain ng barko, kinain ng dagat dito si Dendy. 6 and 13 tayo mga boss. 1K yung lamang ngayon na Signify. A play for. Kailangan na mag-step up ni Raven kasi unti-unti na silang nahihirapan. Although hindi pa ramdam yung kalamangan dito ng Signify. Darating sila sa point na isang team fight, isang dalawang magandang team fight. Mapupunta na sa side ng Signify yung kalamangan na mas malaki, di ba? So, kailangan mag-ingat dito ng Tigers.
na mapatagal pa advantage dito ng Signifier. Tama. Kumbaga, hindi nila nabibigyan na space dito sa Riven. And unti-unti silang, unti-unti na pinapalit dito ng mapa ng Tigers dito. Pero shoutout kay Kanuto. Ayan. Yung ating number one sa ating leaderboard. Kamustas? Kamustas dyan, boss. Shoutout po sa'yo. Eh, kung ka, very unusual ah. Spirit Vessel, para sa kanya. So, tamang pakunat lang dito si Kungka. Alam nila na mayroon silang Juggernaut. Okay na yung damage output ng Juggernaut. And Swifty nga dito, going for the pakunat build. Kumbaga siya yung popronta dito sa side ng Tigers. So, magandang counter din siya sa Sunder. Oo nga. So, parang Ancient Apparition. Pero mukhang i-radiance pa rin ni Juggernaut ah. Nakalagay pa rin siya dun sa Rage Shield. Titingnan natin kung itutuloy niya. Committed. Pero hindi ko talaga nakikita na effective siya sa ngayon. Although maganda yung mischance, di ba? Possible mo siyang masulit. Pero compared dun sa Maelstrom, tsaka Mjolnir. Medyo risky nga eh, no? Pero syempre, pro players to mga to, tingnan natin kung kaya nilang ma-pull off. Pag naman nag-pull off, di ba? Bawi-bawi. Kasi pwede, mo siyang, pwede rin siyang farming item. Oo. Pero Velo na, ispatan with that torrent. Pero Signify, tuloy-tuloy lang po sila dito sa mid lane. Blizzard dito, wala talaga kinakatakutan eh. May Blade Fury lang kasi. Hindi pa rin lalaban yung Tigers. Mukhang hindi pa rin. So, tamang position nga sila. Paliit ng paliit yung mapa ngayon ng Signify. And ang problema ngayon, ito si Riven na iispatan dito sa bottom lane. Uy, pakita mo na yan. Ayun na nga, Riven! Yari ka ngayon. Pero may Stampede ang problema. May X-Mark Boat combo dito si Swifty. Riven mabibigyan. And Signify ngayon, dominating this game number 2. Sabi naman sa inyo, dala pa bawi yung Signify. Diba? Ang hirap din lumaban kasi with the X-Mark. Although, may ways naman para labanan. Pwede sila mag-BKB na later on. Pero sa ngayon, kailangan mo na lang mag-farm. Lalo na si Dendy. Kasi kung malapitan siya ni Night Stalker or ni, tawag dito, ni Kungka, possible na madire-diretso siya kasi yung lockdown din coming from Wish Doctor tsaka kay Rubik. Mahihirapan sila lumaban sa ngayon. Wala so, pang BKB. Unti-unti lang. Pero ang nakakatakot naman on the side of Signify. Parang dito nanonood yung camera. Pag nagkaroon ng BKB yung mga cores, nakakupo. Velo, dali nga nga nim ngayon dito. X-Part, but the swap coming in dito kay 1437. Naligtas pa nga po. And Sephir on the back lines. May na-shackles. Pero ang katilang damage si Riven dito together with Dendy. Two down sa side of Signify. And Tigers once more. Blizzard. Chasing dito pero meron na torrent to back south 1437 dun. And Aetherlands na rin po. Dito yung Rubik. Napaka-overextend lang naman yung Signify. Also yung Rubik kasi nasa bottom lane din. So kung team fight versus team fight, parang 4v5 yung naging engagement din sa yun nga sa area na yun. So pumapabor talaga sa Tigers, which is good naman sa kanila, 'di ba? Kasi as much as possible makakuha sila ng mga advantage na ganun para hindi magtuloy-tuloy yung kalamangan ng Signify. At the same time, madelay nila yung game para once na makakuha sila ng BKBs, pwede na sila lumaban dito sa heroes ng Signify. Yup. So Blizzard on the Juggernaut still lead. Nandilead siya dito sa net worth chart natin. Well, Crowley. Kumpigyan dito ng Tigers pero hindi na nila mahabol. Uy, umabante pa. Naku po. Also, center, wala siyang blink dagger. Ah. There goes so, medyo nahihirapan sila sa initiation. Oo nga. Oops. Bottom lane, please. Bottom lane. Grabe naman to. Grabe naman to si Shapik. Pangat ng mga observer natin ngayon. Mga shoutout kay Spirit KR. Ayan, shoutout sa'yo, boss. Nod ka lang dyan. Shout out lang. Pero yung Velo. Mabibigyan ang pool dito. Delegado ngayon yung center. Walang palag sa tatlo. Signify 16-9 yung score natin. 1K na po yung kalamangan. Pero still, baba pa rin ang kalamangan nila dito. Pero dahil nga yan kay Dendy and Riven, sabay silang umaabante. Nakapag-push naman yung Tigers, which is good din naman sa kanila. Pero since nakakapitalize na Signify, kasi mapapansin mo, may mga times na umagay, di ba? Pero since hindi naman ganun ka-crucial, eto si Night Stalker kapag ng mga engagements sa ngayon. Kasi lamang naman sila eh. So si Juggernaut, nasusuli si Kungka, nakapag-bato ng mga skills.
si Night Stalker, kahit na nahihirapan siya kanina, or sinasabi natin na possible na i-capitalize ng Tigers yung mga umaga. Pero sa ngayon kasi, dahil medyo lugi sila, kailangan nila mag-lilo kahit umaga. Yun sa engagement natin. And with Midas din dito sa Night Stalker, possible na makahabol na siya pagdating ng mga engagement. Kumbaga, hindi, kasi si Night Stalker, isa sa mga heroes na hindi ganun kabilis mag-farm. Eh. Mm. So, nakakapitalize nila, eh, nasusulit nila yung Midas para dito kay Night Stalker. Kumbaga, kailangan pang bumawi ng Tigers dito. Yan nga. Habang maaga pa. Habang may araw pa. Kasi pero mag-Radiance nga si Juggernaut. Radiance na nga po. Ito si Juggernaut. Going for Manta style. Magma-magic build yata itong si Blizzard. Oh. Titingin natin kung masusulit. Pero ito na nga yung maganda sa Tigers ngayon. The Aegis Advantage. Alam nila na ano pa sila yun, no? Medyo tie game pa. So, added advantage for Tigers. So, isang mabilis na Roshan din, eh, diba? So, at least, mapapadelay pa nila yung game ng mas matagal. And hopefully, makapag-BKB na yung mga heroes nila later. Yappy, Regents. Pero mag-Hurricane Pike pa muna si Templar Assassin. Oo nga. So, tingnan natin, Dendi. With the Desolator Dagger. Ang katina ng damage na. While Raven naman, sinusulit niya yung Metamorphosis dito. Yung kay Miracle, mga sir, kasi ano eh. May Pogue na at saka Winter Wyvern yung kalaban. So kung titingnan mo, wala masyadong effect kung physical damage yung gagawin ni Juggernaut. Pero kung titingnan kasi natin yung lineup ngayon ng Tigers, wala silang heroes na pang negate ng physical damage coming from Juggernaut. So in a way, parang more on mischance lang naman yung naging decision dito ni Juggernaut. Also syempre damage, diba? And farm, no? Oo. Kasi wala talagang choice si Miracle nun kundi mag-magical. Kasi walang silbi yung ibabato niyang physical eh. Oo nga. Pero oy, lumilikod yung Signify dito. Nandiyan na nga yung Stampede. Pero nahuli dito sa 1437. Dendi, the silence is there coming dito kay No Chance. Pero the swap, 1437. Mga bibigyan po. And now Dendi, delegado ngayon. May Aegis of the Immortal pa available. Pero Velo, mamamatay yata sa Maledict. 2-1 yung score. Make it 2-2. Raven. Si Blizzard delikado, no chance naman dito, nagwawala yung mana ng Gal. Aegis has been pop, Raven is still alive, makakatipibak lang. Pero Dendi, mamamatay na din yata dito. Medyo napamali ang kukunat ng heroes dito na Signify. But still, Dendi manages to kill Neji there. Pero siya yung delikado ngayon. Uy, may detention ba? Lalaban! Yun lang, medyo kinulang. Ng damage si 4-4-3 yung engagement natin. Ang ganda nung positioning eh, nung Signify. Alam nila na once na mapatay din yung mga supports nitong Tigers, mahihirapan na kahit si Raven doon sa engagement. Pero nakikita natin yung potential, di ba? Nung BKB ni Raven, nakakapatay na siya ng mga heroes. At the same time, napatay nila itong si Juggernaut. So, in a way, win pa rin sa kanila. Kasi yun yung top net worth eh. Tama. Itong Signify. So, malaki-laking gold yung nakuha rito ng Tigers. Ganda nga din ang ginawa doon ng Tigers. Eh, no? Pero BKB na rin yung Knights. Oh, buti na lang naka-out si Raven. May BKB mo siya nung kaninang engagement. Parang alam ko, wala pa yata. Eh. Wala pa siyang BKB. Ilang charge na? Hindi, yung Knights Stalker. Ayun, 10 pa lang. Niya ginamit, no? Hindi ko alam kung meron na siya kanina or... Alam ko meron na siya eh. Hindi ko lang alam. Si Raven meron na siya. Nag-TP out na lang din siya kanina. Buti na lang naka-out si Raven doon. Kung hindi, naku, yari. Okay, pero SNY. Tingnan natin. Tigers. Nahuli dito si 1437 Torrent. Magbabalik siya sa nakaraan ngayon. Patay yata dito laban. Pero naluwaban. Itong Tigers. 1-for-1 yung naging trade-off. Aba si Raven naman with the BKB. Killing Neji there. 2-for-2 yung both supports natin. Nawala na po. Pero nag-buyback dito si Crowley on the Rubik. Swerte ng position ni Raven doon eh, no? Kasi hindi naman din ina-expect ng mga Tigers na lalaban doon yung Signify. Pero since maganda nga yung position ni Raven, tinry lang kumuha ng pickoffs din. Bigla naman ito sa gitna, no? Support lang sa support. Pero may buyback din kasi na na-commit yung Signify. Oo. Pero mau yung yung BKB charges, oo, no? Very crucial yan. And ako, Velo. Ahabol ngayon dito yung Signify. Pero nakapag-blink out lang naman yung Centaur. So far, Signify, bumabawi sila ngayon. Game number 2, while Raven, titipin na siya sa base. Pero yung huge difference nung early game tsaka yung ngayon, pumapalo na, papunta sa side ng Tigers yung network. Kasi nakakapag
na, kumbaga nakapag-team fight na maayos. Etong si Raven, nakikita natin yung network din ng Juggernaut bumaba rin dahil namatay siya doon sa last engagement. So yun yung pinakamagandang nangyari on the side of Tigers. So sa ngayon, kung kumapatay ulit nila yung Juggernaut, possible na magdalawang isip na siya kung paano siya pumunta sa mga engagements. Kasi oo nga. Yung physical damage na binabato nito ni Raven, kayang-kaya niyang ibato dito kay Juggernaut. Kasi lalo pag naikot siya, yun yung crucial part. Kasi yung ikungay kung para mo si Juggernaut kay Lifestealer, si Lifestealer, kaya niya mag-normal attack na maayos kapag naka-magic immune siya. Si Juggernaut kasi, more on ikot magic lang siya, magic diba? Lang. Although may pantanggal siya ng refraction, pero hindi siya yung kagaya nung kay Lifestealer. Kaya nakikita natin na mas pabor pa rin yung mga teams kay Lifestealer compared kay Juggernaut. Tama. Pero yung ano naman, diba? Yung Omnislash naman, yung OP. Para dito kay Juggernaut. Pero hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na sa Omnislash ka lang dapat umaasa. Kailangan din masakit din yung normal mo, no? So, kapag umikot ka na kasi, hindi mo na pwedeng tanggalin eh. Oo. Diba? So, doble ingat lang yung Juggernaut pagdating sa mga engagements. So, tingin ko talaga pag, ano, late game talaga, yung Blade Fury, wala, hindi na ginagamit yan eh. Minsan nga, pang-out na lang eh, diba? Pang-out na lang. So, Signify. Si, anong pwede na lang gawin dito? Blizzard, napakatapang. Gusto na kunin yung Tier 2 Middle Tower dito. Well, Tigers. Anong pwede na lang gawin? Farming pa rin si Raven sa top lane. So, tamang push na po dito yung Signify. And walang contest sa side ng Tigers. Walang mangyayaring contest. Shaman nasa top lane. Tamang ano lang sila dyan. Kasi kung magdiretso yung Signify, itatry dito ni Sefer na dire-diretso yung lane para makakuha rin sila ng push. Eh. Pero so, tamang out lang. BKB for Sefer. Yaman, no? Yaman. Mayaman ang kuya mo, Sefer, dito. Well, Signify naman. Uy, going for Maelstrom na po yung Juggernaut. And then, committed talaga siya dito sa Regents, no? Baga ginawa niya Lifestealer yung sarili niya, you know? Grabe naman yun. Pero so, may Manta rin naman siya. So, parang, in a way, parang Alchemist ka din, di ba? So, Tigers dito nag-sod. Tingnan natin, may mahuhuli ba? Going for the top lane. 2 minutes pa rin yata para mag-umaga. So medyo matagal pa din naman. So while Raven's farming dun sa top, ito naman yung Tigers grouping sila dito sa mid. Mukhang alam yung Signify. Signify din yata. Ayan ang X-Mark dito for Swifty. Alam na. Alam nga. Ayan yung Torrent. Alam na alam, no? Grabe naman yung Indian pride natin. E mukhang makabawi nga sila dito. But tingnan natin yung magiging takbo pag nag-team fight na ulit. Tsaka lang yung difference ng game 1 and 2 natin eh, di ba? Kasi, yun, yung kaya sinabi natin after yung post-game, kailangan ng magandang early game na itong Signify para makabawi agad sila. Yun naman yung pinakita nila dito. Wait lang. Okay. Si No Chan, mamamatay. Pero, uy! Napakaganda yung ano! Chavez! On to Blizzard! Hindi na nabuhay! Pero may BKB, ay bye back, I mean. And now Neji, nanganganib din dito. Mabibigyan din. Ako po. Yari. Kamalian. Napakagandang shackles coming dito kay Sefer. Yun yung sinasabi natin kailangan pag-ingatan ng Juggernaut. Diba? Kasi once na madali yung positioning niya rito, possible na siya agad siya mapatay ni Raven kasi napakalaki na yung damage output na pinaprovide ni Raven. So kukuha sila ng tower and wala pa namang Roshan. So tamang chill pa lang. Malapit pa lang Roshan. And ito na nga si Raven, mga sir. Going for the mid lane. Buyback na dito yung Witch Doctor. While Blizzard on the Juggernaut, ayaw niya pa rin i-commit yung buyback niya. Roshan malapit na. So, yun yung pwedeng kunin next nitong Tigers. Tama. RM Fernandez Masyas. Ah, hindi na po mga sir. Okay, umiwalay na po yung Tigers. Ayan. So, 17 and 23 tayo. 5K yung lamang ng Tigers. So, let's see. Roshan nga will respond in 1 minute. So, Rubik dito, meron siyang Ghost Scepter para nga mag-survive sa team fight. Pero nalugi nga yung Signify doon. Grabe naman yung ginawa doon ni Sefer. Ganda nung ano yung BKB pickup. Eh. Kasi, ang although may mga ways yung napatanggal yung Signify doon sa Shares. Oh, what a manta judge. Kumbaga instant kasi yung mga binabato nitong si Shaman. And kaya-kaya naman tanggalin yun ng mga supports. Pero with BKB kasi, wala na silang way na pantanggal. Also, maganda rin siyang counter against Night Stalker. Para hindi na siya yung unahin nitong nung tag ito, Signify. Oo nga. Carry Raven, mga sir. Yes po, carry Raven po, mga sir. So, ano nakuha? Conjure Image.
So still, ayaw po lumaban dito ng Tigers. Pero pag na, siguro, Aegis of the Immortal niya, hinihintay nila, no, Mau? Plus, may cheese pa yan. So, dalawang hero yung possible. May parang may dalawang age, may dalawa pang live. Cutting na Riven ngayon, mga sir. May Daedalus na nga po. Yun ako, pag nag-metamorphosis pa to, talaga nanganganib. Yan nga. Yung supports and also yung mga makukunat dito sa kahit side of Juggernaut, di ba? Tingin ko kailangan niya mag-gano'y Blink Dagger para mapuntahan niya agad yung mga supports nitong Tigers. Lalo na si Shaman kasi yun talaga yung pinaka hindrance para sa kanya. Yun yung pumapatay talaga. Yun yung way para patayin. Itong si Juggernaut pero Velo. Okay. Pero nawali dito si Velo. Patay yata dito. Walang pa, walang backup sa side ng Tigers. Parang siya lagi nahahanap na. Nga eh. Pero yun, BKB na rin. Itong si Templar Assassin. 0 and 8, Velo. On the center. Space pa rin naman daw eh. Space created. Oo nga, pero the swap. Nako, balik na si 1437. No buyback. 68 seconds to respond. Itong Witch Doctor. While si Velo naman, good sa kanya doon. May buyback siya. Tingnan natin, Roshan, kinukuha nga dito. Ayan na nga yung boat. Pero the swap dito, no follow-up. Pero the BKB, delegado ngayon ito Signify. Sever nanganganib. Mabibigyan niyo Shadow Shaman, wala din BKBs dito. Pero walang ma-target dito si Raven. As the Omnislash will kill Dendi. Delegado ngayon itong Tigers. Nice, sabi ni Neji. As Raven, mapapap yung Aegis. Wala swap. Tignan natin yung gagawin dito ng two heroes. The Sunder's there and now the Stampede. Grabe lotus orb yun. Mamamatay yata dito si Riven. Grabe naman yun, no? Commended yun, yung lotus orb. Also yung... Sako. Wait lang, Velo. Susunod pa ulit. Delikado pa nga ngayon si Velo. The four stop onto the high ground. Hindi na mahabol dito yung Signify, I think. Wala na pang habol. Pero yun, commended yung lotus orb. And nakita naman natin yung huge difference nung team fight. Nakapag Blade Fury agad si Juggernaut, tapos pinatay ka agad nila itong si Shaman. So wala na agad control para dito sa Tigers. Nakapag farm na nakapag normal attack na maayos si Juggernaut, na Omnislash niya si Dendi, napatay nila agad sa kabilang side. Si Raven wala na masyado na siya nagawa kasi nagamit din niya yung BKB niya para lang maiwasan yung mga skills nitong Signify dun sa Russian team fight. So kailangan mas maging maingat ng Tigers sa mga next na engagement. And lalo na si Shaman. So paunahan sila actually kung sino yung mas makakaunang makapagbitaw ng skill, si Shaman or si Juggernaut. Possible na sila yung makapag-provide ng window sa mga engagements. Yun na nga. Kumbaga unahan lang talaga, no? Oh. And Mjolnir na nga po dito si Blizzard na ako. Going for Butterfly. Ang bilis tumira nito. Napabilis sa attack speed. Yun ako nga eh. Anong turn na to mga sir? Cup X? Masters. Yeah. Hindi po to major mga sir. Yes. Normal tournament lang. Walang DPC, kumbaga. So, para na rin namang training grounds. At the same time, may prize pool din. Diba? Napasulit. Experience din, syempre. So, tingnan natin. Hindi pa tapos itong laban na to. Tigers. They can still come back dito sa ating laro. But Signify, ang ganda na ng... kumbaga yung momentum nila dito. Napaganda na. So, 19 and 20 tayo. Although nga kanina, kay Riven pa yung Aegis, di ba? Natalo pa dito yung Tigers. Medyo may nalas na talaga siguro. And medyo nauna dito yung Signify. Yung positioning ng Shaman, tingin ko yung pinaka-importante para sa Tigers. Kasi wala na agad silang control eh. Wala nang way para makapanghabol na maayos itong si Riven. Riven, makakuha ng isang kill. Wala pa din buyback yung Witch Doctor. But then again, that's only support para dito sa Signify. So, tingnan natin. Hindi pa rin nakakabawi ng dito yung Tigers. Isa pa sigurong team fight na mananalo sila. Pero, uy, may Omnislash, hindi na ginaw. Dito ni Blizzard, ito si Velo. Paano? Sige, tuloy mo na. Paano daw nakuha? Tatanong natin, mga sir. Alam ko, ranking eh. Siguro napansin rank 30 siya, no? Pero i-confirm natin kasi meron tayong tropa sa likod. Ayan. Sino yung tropa sa likod? Si Jock. Ayan. Pero speaking of Yowie, kung hindi niya napanood yung mga laban niya kahapon, ayan. Meron tayong mga YouTube channel, Lupon WXC, para sa mga games natin. At syempre sa mga kalokohan natin, meron tayong Team Showin. And meron din mga vlogs.
dun sa Team Sherman. Check niya lang yung kayo lahat. Kayo ba'y nagkaso kayo eh? Hindi ako. Si Shishola at si Basala. Nung huli, ay hindi, nung huli, kayo din, di ba? Oo, oh, kaso hindi siya nag-evoker nun eh. Oh. Nag-death prophet siya nun. So makita yung evoker niya. I-guess nyo si Yowie. Alam ko, taga Cebu yun eh. Nasa Cebu, Cebu si Yowie. Pero mali mo, di ba, pumayag na Skype. Diba? Itatry natin niya next time. Oo, tamang usapan, di ba? Oo. Yowie. Kasama pa sa rin yung TNC sa top 10. Pero possible kasing bumaba. Ay, top 12. Pang 10th place sila. So, possible pang bumaba yun. Depende sa magiging placing sa TI. Ay, sa Major. MDL. So, titingnan natin. Pero sa ngayon, nasa 10th place pa lang sila. Sana yung manalo ulit yung mga nasa... Nasa taas. Oh, nasa taas na para... Pasok pa rin yung TNC. No. Pero no chance. And the rest of Signify the swap. Napaganda Lotus Orb again. 1437. Mamamatay yata dito. Pinatay naman na ng Gal. As Velo, nasa high ground. Tamang 4 stop. Makakout siya dyan. But 1437 nga. Walang buyback. Now Raven. Nako, ito na nga yung Void slowing down the Terror Blade dito. And now Blizzard umaabang pa sa likuran. Death Ward pinaknap. Well, Dendy sa likuran naman. Double kill for him. Pero ang problema, nabash pa dito si Sepper. Mamamatay din yata siya dito. Double kill for Blizzard. And uy, ang tagal ng ano ah. Pero mamamatay pa rin yata dito si No Chance. Ooh, buhay na buhay pa. Grabe naman yung Signify doon. Grabe. Grabe yung Lotus Orb eh, no? Sino yung Lotus Orb? Witch Doctor? Grabe naman yung ano? Witch Doctor yata eh. Ito si Kungka! Grabe yun. Commended yun. Going for ano? Kiras. Hindi man siya... In a way, parang makapatay pa rin naman yun si Vengeful doon. Pero yung prediction, di ba? Yung alam mo na may gagawin agad-agad in Tigers dun sa kakampi mo. So, binato niya na kagad yung Lotus Orb. Actually, very instant eh. Parang hindi mo makikita yung Lotus Orb na nilagay bago i-swap. Baga sakto-sakto. Parang millisecond yung pagitan. Swap na swap. And yun nga. After nun, nakapitalis kagad nila yung positioning. Medyo napagwatak-watak yung heroes ng Tigers. Nahuli si Raven, no? Nasa gitna, mga sir. Nahuli nga dun. And now, Signify on the mid lane. Nako po. Link dagger na po itong Rubik. Assault Keras din. Ito si Swifty. And umaabante na po yung Signify dito. Tier 3 Middle Tower. Nasira na po. Tigers. Nag-blinkin dito si Velo. Pero nandyan yung X-Mark. Babalik ka sa akin. Sabi dito ni Swifty. Pero magbaback muna. Ito Signify. Medyo risky move na daw. Buhay na daw si Raven. Yun nga. So, back muna sila. Pwede mo nalang kunin na yung shrines. Lalo na yung top shrine netong Tigers para once na mabuhay si Roshan, pwede nalang makuha ng... Without worrying kung may extra lives itong Tigers kasi may hirap mag-buyback nang wala yung mga shrines dito malapit sa Roshan. Oo nga. Kung bagay, hindi sila agad maka-backup eh, no? Oo. That butterfly for Terror Blade. Dito, 22 and 23 yung score natin. Very even pa din naman. Wala pa naman lumalamang sa net sa gold lead. But still, the momentum is on Signify squad. So let's see Blizzard on the Juggernaut. Uy, anong next? Bubuyin Shiva, ito, Shiva. Shiva. Grabe naman to si Blizzard, no? So, mukhang mag-all din na siya sa Magic eh, di ba? Oo. Para siyang alchemist. And then yung kung kanila, tama sustain type, no? Utility. Very unusual, no? Ang magiging problem nun, once na umabot siya ng mas matagal, kasi naka-physical si Raven eh, so mas magiging effective siya pagdating ng mga team fights, pagdating ng late game. Pero ang difference sa ngayon, mas malakas itong si... Wait lang. No chance, popping the BKB, napabilis sa reflexes, and now stamp it. Out na muna yung Tigers dito. Pero no chance, sumahabol pa rin. So, let's see. The torrent will connect. 1437, delikado. No chance. Nahuli dito with the hex. Sever with the place. Mamamatay si no chance dito. Auto buyback for him. And now 1437, still surviving. Nakapagbitaw pa. Velo, the stop. Walang tinamaan. And now the Omnislash. Kinain dito ng buo ni Raven.
Pero sinalo ni 1437 doon. And now the Hex onto the Juggernaut. Still Raven na! Pabayaan dun sa front lines. Yun lang. And delikado pa nga ngayon si Sever dito. Mabibigyan din yata yung Shadow Shaman. Monster kill for Swifty. And that's your engagement. Tigers, medyo nagkukulang talaga sila dito. Nahirapan sila lumabas sa engagements. Pero yun, since nag-buyback din naman yung Nightstalker, kahit pa paano, nakikita natin yung network kasi ni Nightstalker, wala masyado na ngayon eh. Although, ito, na yung, ito lang yung mga items na kailangan niya. Kailangan lang niya ng BKB, kailangan lang din niya ng panghabol, which is yung nagagawa ng Basher. Pero si Raven, wala na masyadong laban dito sa mga engagements. Nakashiva na ba yung Juggernaut? Sorry, hindi ko napansin. Nung last na team fight, nakaano siya. Kasi may additional armor din sila, di ba? Coming from the Shiva's guard. So, sa ngayon, wala pa masyadong bilang yung mga damage na binabato nitong si Raven. Pagdating nung team fights, kasi Ram, Shiva's guard, tapos yung Nightstalker pa nandun sa front lines. Oh. So, kung titignan, kailangan mag-out ng ibang heroes ng Tigers, tapos si Raven, nahuhuli siya dun sa mga engagements. Tama. So, ang daming pamuset dito na yeah, Signify. Yeah. Ang dami nilang control. Di na mamatay yung mga supports eh, no? Okay. Actually, kasi hindi rin sila mapunta sa likod eh. Oh. Kaya naman sana ni Dendy. Pero sa ngayon, napipilitan siyang lumaban dito sa harapan. Oh, you know. Antay yata sa Aegis. Wala pa naman. Grabe naman. Ayan, shoutout po kay Arts Vasay. Si Boss Arts. Nag-grind yata siya ngayon eh. No. Pero aga naman sa dito. Ito si Centaur. Ayan, maganda. Kumbaga, may panlaban naman sila against na sa Omnislash, di ba? With the Aga nito. Kasi hindi ganun kalakas yung damage. Kasi maghahati-hati na sila. Yup. May resistance. So, 1K pa rin yung lamang ngayon. Oh. Signify, pero Tigers still holding the lines dito. Si Dendy nga and Raven, lamang na lamang pa din sila sa network dito. Top 2 and top 3. Going but, for Lincoln. Oo. Ito si Juggernaut. So, kumbaga, ang hirap na nga mag-Sunder gamit yung Lotus Orb, pero with the Lincoln pa, mas mahirap. Also, yung sinasabi nating way para manalo yung Tiger sa engagements, na mashackle niya itong si Juggernaut, mas mahirap na gamit yung Lincoln Spear. So, sa ngayon, kahit mag-frontline na siya, antayin niya mapap yung Lincoln niya, saka siya umikot. Oh, Diyos ko po. Grabing kunat nga dito eh. May rampa, no? Oh, plus ROM. May ROM pa. Tapos Healing Ward pa. Nullifier for Nightstalker dito. And now, Tigers with the smoke play. Let's see. Saan sila tutungo? Bloodthorn naman for Dendy. At least may way sila, di ba? Para panlaban. Kasi kahit na gano'ng kakunat, kung nag-critical lahat ng damage, di ba? Mahapdi pa din. So, kahit pa paano, kung makakontrol nila si Juggernaut later on, magamit nila yung Bloodthorn. So, possible na mapapalaban. Bloodthorn na nga. Aegis of the Immortal, kinukuha na po dito na Signify Squad. Lilikuran dito na Tigers, napagad na Serpent Wards. Let's see, pamamataya dito si Blizzard and Raven with the damage. Tingnan natin, no chance, lalaban pa rin dito. Walang buyback to, pag nabigyan, mabibigyan nga yung Balanar. And Dendy blinking and triple kill for Dendy Dones. Dendy Mon is back, sabi niya dito. Easy Aegis yata for Tigers. Galaman pero Blizzard, nag-buyback na to ha. Kailangan na mag-ingat sa engagement natin. Baba, meron siyang ganito. Sino to? Sino to mga sir? Sino yung nag-ano? Ah, si Rubik! Na-copy yung metamorphosis! Grabe naman, nag-lag tayo dun ha. Pero delikado ngayon. Dito Kuka. Si Kungka. Walang buyback. Walang buyback din. And Aegis of the Immortal. Pwede pang makuha ng Tigers. Pero pa wala na yung metamorphosis. Uy! Pumasok ka, boy! Ba't ka pumasok sa kawalan? Refresher shard pa. Dalawang ano? Dalawang serpent wards if ever. Kumbaga, nakadepende na sa positioning eh, di ba? Nadali itong Signify doon sa position ng Juggernaut at nung Kungka. So, kumbaga naipit sila doon sa area ng Roshan. And napatay agad yung Juggernaut. Pagkapatay sa Juggernaut, wala na masyadong damage sa output coming from Signify. So kahit na nandun si Raven sa front lines, wala masyadong problema. Normal lang sila, normal. Tsaka yung Stampede din eh, no? Medyo wala silang damage nung nauna. And ngayon, Skadi na po. Ito si Terrorblade. Nabigla yung Juggernaut eh. Actually, hindi rin siya nakapag-Omnislash eh. Na.
Auto-buyback siya. Hindi na siya nakalaban nung nag-buyback. Yeah, eh. Wala na siyang kampe. Yun yung benefit, di ba? Pag nabasag na agad yung shrines malapit sa Roshan area. So, kahit na mag-buyback kayo, medyo malayo pa rin lalakbayan yung hero. Gulat ako kanina, Rubik. But may naka-metamorphosis dito na maliit. Ang una ko nang isip kasi Morphling. Kung kala ko may Morphling nga eh. Nag-lag ako. Ba't meron ganito? Si Rubik pala. Ang liit kasi na metamorphosis. Also, hindi mo siya ganun kadalas makikita eh. Kasi after mo mag-metamorphosis ng Terror Blade, gagamit siya kagad ng Conjure Image. And quick, barracks lang for Tigers dito. 12k na agad, yun lamang. Isang mabilis, no? Grabe naman yun, no? Napapatambol na po si Boss Rebo dito. Kain na, kain na. Kumbaga, pinapakita ni Raven na wala pa. Hindi, pinapasarap lang namin yung game. And ito na nga tayo. Kungka dito. Medyo makunat yung Kungka. Pero, Tigers. Ang katina ng damage nila dito. Nullifier. Naku po. Desolator, Bineta, bumili ng Nullifier. Ganun kayaman si Dendy. Palit item agad, no? Meron pa siyang 4K. Tama. Siguro magde-divine pa to si Dendy. Malay natin. Sa ngayon. Wala pang official announcement. Pero double damage for Raven dito. Naku po, delegado ka dyan mga sir. Na Nullifier siya pa the swap. Dito for Vengeful Spirit. Nakakopya yan ni Crowley. Naglalag tayo. Pero 147 yung mabibigyan now. The Sunder. BKB pa. Raven, may BKB nga. Pero the Death Ward is doing it. But still, hindi enough na damage siya para mabigyan. Ito si Raven. Now the swap dito ni Crowley. Pero mabibigyan ka naman ngayon, boy. And now the Omnislash. Patay yata dito si Raven. May Aegis of the Immortal. Pero Dendy na lang. And Belo yung natitira dito. Nag-repressure na din dito si Belo. Tamang out muna with the Stampede. Pero ang tanong, lalaban pa, Nejai. Oops, Belo. Tamang ambalang muna. And kailangan mo na mag-back dito ng Signify. Pero grabe, isa lang yung napatay nila dun, ha? Ayun, nabigyan. Isa lang yung nakuha nila dun, Rubik lang. And then, napabuyback yung buong Tigers dito. And meron silang Aegis Advantage. Meron silang Cheese. Meron silang Repressure. So it means, Signify, kayang-kaya pa nalang bumawi. Yun nga. Yun din yung difference na pag-Omnis si Jogger na pwede po. Kasi wala ka masyadong panglaban against dito sa Omnis Clash. Hindi naman kagaya ni PA na mayroong blur. Kasi itong si Terror Blade. So sa ngayon, once na makapag-Omnis si Jogger na, kailangan mag-out kagad ng mga heroes. Yun yung Tigers. Pero and ito. Delikado ngayon ito si Raven. Pero the swap. Dito ay 1437. Lalaban ngayon yun si Raven. Kahit walang metamorphosis. Bye back. Kaya ko yan, sabi dito ni Raven, no chance will fall. Auto buyback, but Belo, the lockdown! Dito kay Swifty, papay! Dito si Swifty, may buyback din naman. Kailangan nila mag-out. Muna yata, pero nahuli dito si 1437, mga tropa. No buyback for the Vengeful. Pero goods na yan for Tigers, no, Mau? Napaisa-isa rin yung heroes ng Signify. At the same time, walang omisla siya, si Juggernaut. So, nahihirapan siya pumasok dun sa engagement. Pero ang crucial part, once na mapatay ulit yung dalawang core, yung Nightstalker tsaka yung Kungka, malaki yung possibility na matapos na engagement kasi wala silang buyback eh. Yun na nga. 7k na lang ulit. Alos lahat, walang buyback. Oo. Sa Tigers lang meron. Kumbaga paunahan na dito sa next nating engagement. Pero ang tapang nung ano dun yung Tigers nila, no? Oo nga. Kasi kung namatay yung mga heroes nila na walang buybacks doon, possible na diretsohin na. Lalo na si Blizzard, no? Oo. Pag napatay si Blizzard dito, wala talagang buyback. Dalawang minuto yan, kahit may pera ka. Cooldown yung buyback niya. Yun na natin. 32 and 40 tayo. 5k yung laman ng Tigers ngayon. And daming item ngayon dito ng both teams. Item check muna tayo. Ayan yung mga items natin. If gusto niya lang naman makita. Meron cheese dito si Sefer. Paano mag-ayaw nila? Ayan. So, Desolator, binenta nga ni Dendy, no? Si Kungka may Mask of Death, going for Satanic. Satanic, no? And Blizzard nga dito. Medyo nagpo-follow up na din yung items ni Blizzard. Yun yung sinasabi natin na problem niya pagdating ng late game. Pero Satanic. In a way, parang ano siya eh. Parang status resistance plus additional HP. Tama. Para kay Kungka. So, para siya may second life. Pakuna lang talaga kay Kungka, kasi no? Kasi delikado rin pag na-shackle siya. Oo.
So, at least mayroon siyang way para mapabilis yung duration ng Shackle. Tama. No chance naman dito. Nullifier. Ayan yung mga items. So, Blizzard nga dito. Ganyan yung item. Don't try this at home, sabi ni Blizzard. Kumbaga, yung mga items na ganyan kasi very situational naman siya, di ba? May mga reasons din naman kung bakit pinipick ni Blizzard yung mga items na yan. Pero, nakikita na natin. Workout, nakikita no? natin yung problem. Oo. Kasi kung may dagger siya or... kumbaga po, Data Loose, Battle Fury, mga ganyan. Mas malaki yung possibility na mapatay agad-agad si Raven. Nasa ngayon, Butterfly, mga ganyan. Nasusustain din. So, tingnan. Magre-refresher yung jug. Oh! Ako po, nabalo na. De, biro lang. Pero siguro gusto niya rin dalawang Omni Slash. Kasi nakita natin yung last engagement, eh, di ba? Parang kulang yung damage output niya kapag walang Omni Slash. Oo nga. So, kung may refresher, at least mayroon siyang dalawa. Tama ako dun, ma'am. Boss, hindi ka makapag-madness. Ay, hindi ka makapag-omni. Kaya natatawa nga. Hindi, pwede. Omni slash, masok pwede. Madness. Omni slash mo. Pindutin mo, baba ang pagkakaano kasi madness tapos omni. So, pwede naman. So, grabe nga naman kaya yung lang, strat na pagbaba mo, naka-mute ka, di ba? Hindi, ay, naka-silence ka pala. Sorry. Silence. Pero Tigers dito, the sod. Tingnan natin. Okay, game 3 pa daw. Tingnan natin dahil Tigers nga dito. Lumalamang na po sila bigla. Isang lane of Baraksa lang nga yung kailangan nilang basagin para makapag-mega creep sa sila dito. And, biglang nag-turn yung tides natin. O, kanina signify yung nagiging yeah, ano. Pero possible na yung next na makakuha ng Aegis yung magkocontrol ng game. Kaso yun nga, since wala masyadong buybacks dito sa game natin sa ngayon, yun yung pinaka-reliable source nila ng second life. So, kung makukuha ni Dendi, at least pwede siya maging mas aggressive. Kung makukuha ni Juggernaut, pwede siya nang lumaban sa harap ng kalaban. Tama. Aegis of the Immortal, pa-respawn na po. Tingnan natin kung ilan yung timer niyan. Pero, Riven, meron na Satanic. Yeah. Pull pack, ang kuya mo, wala nang boots-boots. Wala nang boots-boots, sabi niya dito. All in na ako. Sabi dito ni Terror Blade. 51 yata and 41% na status resistance. Check mo nga. And then, syempre depende pa sa strength. Ayun, 41.2. So, let's see. Butterfly din dito si Dendi. Anong tinapon niya na item? Boots din! Wala na boots, sabi nila dito! Pang mahirap daw yung boots oh, eh. Oo, pull pack na agad tayo. Juggernaut na yung threats pa eh, no? Pero pull pack na po yung Tigers dito. Wala na silang boots. Pero Juggernaut meron siyang Moonshard ah. So yung attack speed niya sa Omni Slash medyo mahabdi pa din. Oo. And Aegis of the Immortal magre-respawn ng 2 minutes. Makating nga yung Omni Slash, no? No. If ever, kaya gusto niya na maging dalawa. Kaya bibili siya ng refresh. Pero wala kasi siyang... tingin ko kasi mas kailangan niya ng Blink Dagger. Ah, oo, para mas makapag-position siya dun sa Omni Slash. Pang-in, no? Oo. Pampasok dito sa side ng Tigers. Kasi nilalakad lang niya and kitang-kita siya lagi ni Shaman sa mga engagements. Pagka sinalockdown, no? Delikado talaga. Lalo na pag di na bitaw yung Omni Slash dito ni Blizzard. Antayin lang. Parang doon siya nag-rely no? Sa Omni Slash niya. Oo. Pero Raven, napakatapang! Pero the Hex! Pero may Glimmer Cape! Now, Crowley, nakuha yung Wave of Terror lang naman. So, nako. Isang barak sa lang yung dinedepensahan dito na Signify while all lanes pushing dito sa kanilang high ground. Yun yung delikado dito sa Signify. Ang hirap dumepensa. Lalo-lalo na isa na lang na barak yung dinedepensahan mo and lahat ng creep wave, pumupunta sa flow mo. Oo. Grabe. Kumbaga mas madali para dito sa Tigers kasi automatic na aangat na aangat yung lanes dito sa top tsaka sa middle. So kahit sa bottom lang sila sa bottom pumunta, wala masyadong problem para sa akin. Ang daming traps, tingnan mo naman, pre. Parang ano lang eh. Mga bilog-bilog na sa gilid. Parang lights. Let's see. Signify. Roshan nga aabangan. 1 minute na lang nga yata yan. Antayan lang sa agent. Antayan lang po. Riven na kuha ni Illusion. 32 and 40 again tayo, but still 5k laman ng Tigers. Buybacks naman, may buyback na po itong si Blizzard. Sana Juggernaut. Pero kailangan mag-ingat ng Signify kasi yung mga lanes nila, yung taas tsaka yung baba, naabante na rin papunta sa side nila. So medyo delikado na makipaglaban sila dito sa Roshan area. Kasi possible na mabasag din
yung mga lanes, lalo yung tier 4s, which is very crucial. Signify dito, medyo umabante na sila sa mapa nila. Hindi expected to ng Tigers, ha. Tingnan natin. Ay, nice. Oh, poor even. Boy, it's night time. It's time, sabi ni No Chance. Oh, and Aegis. Roshan, nag-respawn na po. Tingnan natin yung next move ng both teams dito. Signify siguro, aabangan lang nila Aegis. Hinihintay nila na mag-go yung Tigers dito sa Aegis of, dito sa Rosh Pit. Signify siguro, tamang hintay lang muna. Sino mauuna? Tamang pakiramdaman lang naman. Sino kaya mauunang pumunta sa Rosh Pit dito? Kasi kumbaga, paunti yan ang mistakes eh. Kung sino yung unang madadali, mahihirapan dito sa Roshan area. Kasi matalo kayo sa teamfight na to. Lalo't walang mga buybuffs yung mga heroes nyo. Meron pang Aegis yung kalaban. So, possible na ito na yung endgame para sa both teams. Avengers endgame. Avengers. Raven! Double damage siya dito. Napakabilis lang. Basagin yung Roshan and Signify. Anong pwede nyo gawin, mga sir? Both! Ibabato na ba? Pero nahuli dito sa 1-4-3-7. On the bench po, Spirit, pero the force stamp and now Aegis of the Immortal. Nakakuha na po ni Riven dito. Ito na nga yung sinasabi natin. No contest sa sign na Signify. Lalaban pa rin sila. Riven may double damage pa. Lalaban pa. Na-ex dito si Blizzard. Nanganganib ka ngayon, boy. Pero walang follow-up damage. Pero there goes Velo. Pero napag-Blade Fury. Pumasok na din si Dendi. No chance sa likuran. Pinatay. Uy, patas map. Sever, buhay na buhay pa. And Delegado ay si No Chance. Patay. Dito si No Chance and Neji. Auto buyback for them. And ito pa nga yung laban ni Velo dito. Pinapatay si Blizzard. Auto buybacks para sa nila. Pero yung kung kawala. Uy, may buyback din. Grabe naman to. Grabe naman buyback. Buybackan ng mga to. Ay, refresher. Pero may Aegis pa rin yung Terrorblade. Actually, wala itong nagamit eh. Pati yung refresher shard, nandun pa yata eh. Oo nga. May... Ay, wala na yata. Wala na ba? Wala na. Pati yung cheese, wala na din oh. Grabe naman to. Nagko-collecta ng gem. Si 1437. Pero yun, sa next engagement, kung makapatay nila yung Juggernaut or kahit yung ibang heroes na nag-buyback din on the side of Signify, malaki yung possibility na matapos na ng Tigers yung game natin. 57 minutes pa lang naman tayo, mga sir. Oo. So, yun ako, isang engagement na lang for Tigers. If ever meron pang Aegis of the Immortal, maganda na yung kanilang lagay sa ating laro. Pero gusto ko i-comment yun eh. Yung bilis ng atake nun. Natutuwa lang sa bilis ng atake ng Night Stalker. Kasi yung talent niya, may attack speed yan eh. Tingnan mo. Ayan, 140. So, sobrang bilis niya matake kanina. Muntik niya na mapatay yung... Sepper, no? Oo. Muntik niya na mapatay si Sepper. Wala, ang cute lang tignan. Nagwawalang ano. Nagwawalang ya. Si Mang Jose. 2 yata, cheese. Oo, 2 nga kay Velo. Matakaw si Velo. So, may cheese dito si Velo. Actually, ano pa nga, sloppy pa nga yung performance niya kanina kasi nag-BKB siya muna. Tapos itatry saan niya mag-blink pero na-cancel. Radiance yata yung nag-cancel. So, may mga 3 seconds delay pa bago siya nakapag-blink ulit. Which is na-dodge din kagad yung stomp niya gamit yung Blade Fury. Oo nga. Yes po, Signify Indian, mga Indians po. Iba pa yung logo nila dati. Uh-oh. Yung medyo, ano pa, old school na logo. Yung may parang metal-metal eh. Even Dotto is real. Tama nga dun, pare ko. Choco Malos. Choco Malos. Sarap nyan. Pero ito na Signify. How can they defend? No buybacks for them. Sila, Rubik lang po yung meron. Power Threads. Pumili na naman ng Power Threads. Dito si Blizzard. May refresher siya dito. Tingnan natin na ano na yung Signify ngayon. Kumbaga nag-all-in na sila sa pera ngayon. Nakikita mo pati si Kungka. Nag-purchase na din. Napa-armlet na din. All-in na sila sa items. And 4 stop naman for Rubik. Sabi nila, it's time! Wala na sila lang pang buybox na. So kung may mamatay man sa kanilang hero, lalo na pag-core, possible na matapos na yung game natin. So as much as possible, di ba? Bigay mo na lahat sila sa engagement. Tama. Alam na nila na wala na din eh, no? Pag natalo sila eh. Raven. Pero Raven dito, pumasok si Velo. Pero may X-Mark onto the center, pero makunat. Si Velo at hindi siya tatamaan ng barko. And Tigers, dire-diretso lang dito sa bottom lane. Sabi ni Raven dito, ibigay nyo na. Pero fortification. Pinap, Velo, boom link in. Delegado yata si Swifty dito, pero Blizzard.
Sa likod, no chance mabibigyan ng Omnislash! Nag-bounce pa sa Creep Wave, yun lang! As Blizzard delegado dito! Uy, gusto naman nun. Lotus Orb, pero still yung damage ni Riven dito together with the double damage. And sa likuran, Neji mabibigyan. Riven, hindi nila mapigilan dito. Nako, nag-lag tayo, pero Swifty. Swap, pero napakakate ng damage dito ng Tigers. Pero yung barko tumama sa apat, but still, patay dito yung Kungka. And GG has been called. Lota, Raven kasi. Tigers, ayan. Makaalaban ng detonator. Mamaya yan, mga sir. Grabe naman. Tingin ko yung pinaka-problem na nangyari for Signify kasi yung item selection, yung Juggernaut, although maganda yung naging performance niya ng mga mid-game, pero yun nga, pagdating ng late-game kasi dalawang core yung kalaban nila dito and si Juggernaut hindi naman intended for late-game. Hindi intended for ultra-late-game yung item selection niya. So, nag-fall off din yung items niya. Although, na-try nila na labanan itong The Tigers, pero it's a matter of time na lang din na once na mag-online si Raven tsaka si Dendi, patapos na rin yung game. Nag-fall off din yung items ni Juggernaut, no? And then yung game plan na Signify talagang medyo nag-fall off ng late game. Kumbaga, kung natapos nila yung game, sobrang sulit na maaga, no? Item selection. Pero maganda rin kasi yung pinakita nila Raven, nakapag-farm sila na maayos, and once nakuha na rin yung timings nila, kinapitalize na rin nila agad. And mamaya, napakainit na laban natin. Samich versus Raven, dating former teammates ng TNC, maglalaban for the Grand Finals dito ng CobX. Tama ba? CobX Masters. So, abangan nyo yan mamaya. Huwag kayong alas dito sa Nemo TV. Dito pa rin tayo. Tune in lang kayo mga sir. We'll be right back. Peace. One love.